Tayo po ay nasa pag-aaral ng salita ng Panginoon at patuloy nating pinag-aralan ang aklat ng Marcos. At sa ating pong pag-aaral sa kasaysayan, halos 3 taon na po ang lumipas at ngayon ang Panginoon ay patungo na sa Jerusalem sa kanyang huling paglalakbay. At tignan natin habang sila ay nasa daan o malapit na sa Jerusalem, Mark chapter 10 verse 35 to 40. Mark chapter 10 verse 35 hanggang 40. Ganito po ang sabi. Lumapit sa kanya sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo na nagsasabi sa kanya, Guru, ibig namin gawin mo sa amin ang anumang aming hingin sa iyo. At sinabi niya sa kanila, anong ibig ninyong gawin ko para sa inyo? Sinabi nila sa kanya, ipagkaloob mo sa amin na makaupo kami, ang isa'y sa iyong kanan at ang isa'y sa kaliwa, sa iyong kaluhalatian. Subalit sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Kaya ba ninyong uminom sa kopang aking iinuman o mabautismuhan sa bautismo na ibinabautismo sa akin? Sumagot sila, kaya namin. Sinabi naman ni Jesus sa kanila, ang kopang aking iinuman ay iinuman ninyo at sa bautismo na ibinabautismo sa akin ay babautismuhan kayo. Ngunit, ang maupo sa aking kanan o sa aking kaliwa ay hindi ako ang magkakaloob. Ngunit ito'y para sa kanila na pinaghandaan nila. Tayo'y manalangin. O dakilang Diyos, banal ka at makapangyarihan. Patuloy po kami, Panginoong, dumadalangin sa inyo sa aming pong pagsubaybay sa buhay at ministeryo ni Kristo. At marami na kami natutunan ang mga kamalian ng mga alagad. Siya rin kamalian namin. Nawa palakasin niyo kami sa aming pong pananampalataya at buhay sa katwiran at kabanalan sa pagsubaybayan namin sa kasaysayan ito ng Panginoon. Ang siya'y naririto pa sa lupa na nagmi-ministeryo hanggang sa dulo ng kanyang buhay, kamatayan sa krus, pagkalibing at huling pagkabuhay. Salamat po itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Na bago hulihin ang ating Panginoong Jesus sa Jerusalem, humiling ang magkapatid na si Santiago at si Juan kay Jesucristo. At dito mababasa natin sa verse 35, mismong si Juan at Santiago ang lumapit kay Jesus at gusto nila na sila po ay bigyan ng karangalan o dangal na upuan sa kaluwalhatian ni Kristo. Ngunit mapapansin natin, kung basahin naman natin ang gayon ding kasaysayan na isinulat ni Mateo sa Mateo 20:20, ang lumapit naman para sa dalawang ito ay ang kanilang ina. Sa makatwid, hangarin ng isang magulang ng kanyang anak ay malagay sa kaluwalhatian kasama ng Panginoon. At hindi lamang basta kaluwalhatian kundi sa kanan at kaliwa. Kaya isa pong magandang aral ito para sa mga magulang na hangarin sa kanilang anak at sila ay malagay sa kaluwalhatian kasama ni Kristo. Ibig sabihin, nagkaisa sila ng hangarin, ang ina at ang mga anak. Gusto nila ng marangal na upuan. At napakaganda po hangarin ito. Kaya ang Panginoon ay nagtanong sa kanila. At ang tanong ng Panginoon sa verse 38, ang sabi ng Panginoon, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Kaya ba ninyong uminom sa kopang aking iinuman? O mabautismuhan sa bautismo na ibinabautismo sa akin? Kaya ba ninyo? At ang sagot nila, kaya namin. Isa pong magandang hangarin at layunin, vision, na mismo mga alagad tulad natin ay magkaroon ng hangarin na kayang gawin anumang nararapat mangyari sa isang alagad upang makamit lamang
ang kaluwalhatiang nakalaan doon sa kalangitan. Ang sabi ng dalawa, kaya namin. Pero sabi ng Panginoon, oo, kaya ninyo ang kopa at bautismo, subalit ang maupo sa kanan at sa kaliwa, Diyos Ama ang naghahanda nito para doon sa mga karapat-dapat. So sa ating pag-aaral na pagbabasa ng tekstong ito, anong kaugnayan ng kopa at bautismo sa kahilingan ng mga alagad kay Jesus? At anong matutunan natin sa kalagayang ito? Nauna, tignan natin mga kapatid sa dalawang bahagi ang ating pag-aaral. Ang kopa at bautismo ay tumutukoy sa paghihirap. Paghihirap na daranasin ang ating Panginoon. Paghihirap na kung saan magaganap na ang pagtubos sa kasalanan ng mga makasalanan. Tingnan niyo ang sabi sa verse 38 to 39. Subalit sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Kaya ba ninyong uminom sa kopang aking iinuman? O mabautismuhan sa bautismo na ibinabautismo sa akin? Sumagot sila, kaya namin. Sinabi ni Jesus, totoo, ang kopang aking iinuman ay iinuman ninyo. At sa bautismo na ibinabautismo sa akin ay babautismuhan kayo. Napapansinin natin mga kapatid, tignan natin ito, ang kahulugan ng kopa at bautismo. Ito'y makikita natin sa paghihirap at ang karanasan. Una, paghihirap saan? Tungko saan? Pag-inom ng kopa. Ang kopa rito mga kapatid, ay salitang paglalarawan ng pagpuno. Puno ang kopa. Marahil ito'y mapuno sa kabutihan o mapuno sa kasamaan. Ang kopa ni Jesus, alam natin, ito'y paghihirap. Ito'y pagtitiis. Ito ay pasakit na mangyayari sa ating Panginoon. Mark chapter 14 verse 35, ganito ang sabi. Paglakad niya sa malayo-layo, siya'y nagpatira pa sa lupa at idinalangin na kung maari ay makalampas sa kanya ang oras. At kanyang sinabi, Aba, Ama, para sa iyo, ang lahat ng bagay ay maaring mangyari. Ilayo mo sa akin ang kopang ito, gayong may hindi ang nais ko, kundi ang nais, kundi ang sa iyo. Ipinapakita rito mga kapatid na ang kopa rito yung pagdurusa, pagtitiis, paghihirap ni Kristo. Malayo pa lamang ang araw o ang oras ng kanyang pagkapako sa krus. Dama na ng Panginoon yung pagtitiis na ito, yung hirap na ito. Ang sabi nga sa Lucas 22:41-44, ganito ang pagkakasabi ni Lucas, ang pagkakasulat. Siya'y humiwalay sa kanila na may agwat na isang pukol ng bato. Siya'y lumuhod at nanalangin. Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Gayon may huwag ang kalooban ko ang mangyari kundi ang sayo. At sa panalangin ng Panginoong yon, dumating po ang nag-comfort, umuliw sa kanya ang anghel. Dahil sa matindi niyang paghihirap sa kanyang loob, nagpakita sa kanyang isang anghel na mula sa langit na nagpalakas sa kanya. Yun ang nagpalakas kay Kristo, nag-comfort sa kanya. At ang sabi sa 44, sa kanyang matinding paghihirap ay nanalangin siya ng higit na taimtim at ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na tumutulo sa lupa. Yun ang sinabi ng Panginoon, ang kopa, maiinuman niyo ba? Ang sagot ng mga alagad, kaya namin. Pero ang tinutukoy din ng Panginoon dito, yung kopa ng pagdurusa, paghihirap, lahat ng katampalasang gawa sa kanya, lahat ng alimura, lahat ng pasakit sa krus, daranasin ng Panginoon. Yun ang kopa na kanyang tatanggapin.
Dahil sa paghihirap niya sa kanyang damdamin, halos nagpawis siya ng dugo, buti lang dugo ang kanyang ipinawis. Ikalawa ay ang bautismo. Mababautismohan kayo sa bautismo ko, ang sabi niya sa 38, Mark chapter 38 verse 39. Subalit sinabi ni Jesus sa kanila, hindi niyo nalalaman ang inyong hiningi, kaya ba ninyong uminom sa kopang aking iinuman o mabautismohan sa bautismo na ibinabautismo sa akin? Ang sagot nila, oo. Now, alam natin ang bautismo, ibig sabihin ito'y paglubog, paglibing. Ito'y tumutukoy sa kamatayan ni Kristo. Kaya ba ninyo na mabautismohan o mamatay tulad ng pagkamatay ko? Alam natin, bago mamatay si Kristo, tumutukoy pa rin to sa pagdurusa. Gaya na sinabi sa Lucas 12:50, ako'y mayroong bautismo na ibabautismo sa akin at ako'y nababagabag hanggang hindi ito nagaganap. Mga kapatid, tandaan natin yan. Hanggat hindi nagaganap yung bautismo na ibabautismo kay Jesus, siya po ay nababagabag. Sana ganun din po ang damdamin natin hanggat di nangyari sa atin yung bautismo na ibinautismo kay Jesus ay dapat tayong mabagabag. Huwag tayong magpakakampante sa buhay natin. Now dito po sa Mark chapter 10 verse 38, tinanong sila ng Panginoong, kaya ba ninyo ang mapait na pagdurusa ng kopa ko? Mababautismo ba kayo sa paghihirap na ibabautismo sa akin? Ang sagot po ng mga alagad, oo, kaya namin. Na alam natin, ang kopa at bautismo ay tumutukoy sa pagdurusa at kamatayan ni Jesus. At ito ay maranasan din ng mga alagad. Totoo, maranasan talaga ito. Kaya tignan natin, nakita natin yung una, ang paghihirap tungkol sa kanya, kay Jesus. Ngayon naman, ang karanasan ng mga alagad. Verse 39, nasabi ni Jesu Cristo, Mark 10:39, sumagot sila, kaya namin. Sinabi ni Jesus sa kanila, ang kopang aking iinuman ay iinuman ninyo at sa bautismo na ibinabautismo sa akin ay babautismohan kayo. Sinabi ng Panginoon, kaya nyo. Mangyayari talaga sa inyo. Tiyak maranasan ninyo ang kopa at ang bautismo. At ito nga ay tiyak na maranasan ng mga alagad. Kaya doon pa lamang sa pagtuturo ng Panginoon doon sa Harden, no? Doon sa John chapter 15 verse 20 to 21, pinaala ng Panginoon sa mga alagad, sa kanyang mga apostol, sabi, alalahanin ninyo ang salitang sinabi ko sa inyo. Ang alipin ay hindi higit na dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang inusig, kayo man ay kanilang uusigin din. Kung tinupad nila ang aking salita, ang inyuman ay tutuparin din nila. Subalit ang lahat ng mga bagay na ito ay gagawin nila sa inyo dahil sa aking pangalan, sapagat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin. Paalala ng Panginoon na walang alagad na humihigit sa kanyang Panginoon kung anong ginawa ng mga tao, mga lapastangan kay Kristo, ganun din ang gagawin sa mga alagad. At totoo nga, naranasan ito ni James, mismong Santiago ito na kapatid ni Juan na lumapit na hinihingi ang lugar ng kaluwalhatian sa trono ng Panginoon. At ito nga si James, pagkatapos po na ang Panginoon umakyat sa langit at sila ay nagministeryo, Acts chapter 12 verse 2, ano pong ginawa rito ni Herodes? Pinugutan ng ulo itong si Santiago. Talagang natanggap nila, no? Naranasan talaga ni James ang sinabi niyang kaya namin, yung kopa at yung bautismo ng paghihirap. Ang sabi sa Acts 12:2, pinatay niya sa pamagitan ng tabak si Santiago na kapatid ni Juan, pinugutan ni Herodes. At naranasan din to ni Juan. Si Juan naman na kapatid ni Santiago. Ito yung mga alam natin, ito yung mga pinsan ni Jesus Christ. Ano nangyari kay Juan? Siya po ay pinatapon sa isla ng Patmos. Ang sabi sa Revelations 1:9, akong si Juan na inyong kapatid at inyong karamay sa kapigatian at sa karian at sa pagtitiis alang-alang kay Jesus ay nasa pulo na tinatawag na Patmos dahil sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Jesus. Nangyari talaga sa kanya.
talagang nangyari sa kanila yung matitinding pagdurusa. At hindi lamang sa kanilang dalawa, mga kapatid, kundi sa lahat ng mga apostol in general, naranasan nila ang pagtitiis at pagdurusang ito. 1 Corinthians 4:9, ganito ang sabi. Sapagkat iniisip ko na kaming mga apostol ay pinakita ng Diyos na kahuli-hulihan sa lahat, kagaya ng mga taong nahatulang mamatay, sapagkat kami ay naging panoorin ng sanlibutan at ng mga anghel at ng mga tao. Kami mga banghal alang-alang kay Kristo, ngunit kayo'y marurunong kay Kristo. Kami ay mahihina, ngunit kayo'y malalakas. Kayo ay mararangal, ngunit kami ay walang karangalan. Hanggang sa oras na ito ay nagugutom kami, nauuhaw, mga hubad, binugugbog at walang tahanan. At kami gumagawa sa pamagitan ng sarili naming mga kamay. Bagaman nilalait, kami ay nagpapala. Bagaman inuusig, ay nagtitiis kami. Bagaman mga sinisira ang puri, kami ay nakikiusa. Kami naging tulad ng basura sa sanlibutan, dumi ng lahat ng mga bagay hanggang ngayon. Naranasan ito ng mga alagad at naranasan din ito mismo ni Apostol Pablo yung ganitong pagdurusa dahil sila po ay mga alagad. Tama. Kaya ng mga alagad yung kopa at bautismo na dinanas ng Panginoon. At yan ay tiyaking maranasan natin ngayon. Sapagkat marami ngayon, mga kapatid, na alagad ni Jesus na nagdurusa na hindi natin nakikita sa lugar ng mga Muslim. Lihim ito, hindi ito binabalita. Sa lugar ng mga Hindu, mga bansa, sa komunista tulad ng China, tulad sa North Korea, hindi natin ito nababalita na mayroong mga sinusunog, may binabalatan, may pinupugutan ng ulo sa matinding pagdurusa dahil sa paglilingkod kay Kristo, dahil Kristiyano. At sa iba pang bansa, may iba't ibang pagdurusa. Kristiyano, sila'y inuusig at ang kanilang pananampalataya pinagtatawanan. Ito'y nangyayari din sa atin, lalo sa mga nagmimisyon, sa nagpupunta sa iba't ibang lugar, umaakit ng mabundok at makasalamuhan nila mga taong walang pagkakilala sa kautusan ng Diyos, pagtatawanan ka. Pero marami rin ang tumatanggap. Marami mga tinatanggihan sa trabaho, inaalis sa trabaho, tinatanggihan ng mga kaibigan, tinatanggihan mismo ng pamilya. At yan ay dinadanas din natin. Nakakayanan din natin. Marami tayo, maaaring tayo man ay isang araw tatanggap ng kopa at bautismo ng paghihirap dahil tayo ay talagang totoong Kristiyano. So nakita natin kung paano ginamit ang kopa at ang bautismo tungkol sa pagdurusa ni Kristo na dinadanas din ng mga alagad sapagkat walang alagad, walang estudyante na humihigit sa kanyang guro, pumapantay. Ngayon, palagay ko kailangan din natin tignan ang kopa at bautismo sa ibang konteksto, mga kapatid. Tignan natin, ang kopa at bautismo ay tumutukoy din sa pagpapala. Sa pagpapala. Basahin natin ang 1 Corinthians 10:16. Itong sabi ni Pablo. Ang kopa ng pagpapala na ating pinagpala, hindi ba ito'y pakikisalo sa dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi ba ito'y pakikisalo sa katawan ni Kristo? Ano pong sinasabi dito ni Pablo? Tungkol po sa banal hapunan. Ito po ay isang pagpapala sa atin, ang kopa, yung paghihirap ni Kristo at ang bautismo, yung pagkalibing ni Kristo na ito po ay dinanas ng bawat mananampalataya sa Kanya. At yun ay pagpapala sa atin. Naranasan natin ito, yung kamatayan ni Kristo at muling pagkabuhay ni Kristo, naranasan natin sa ating kaligtasan. Hindi tayo dumaan ng ganong pagdurusa, ngunit natanggap natin ito isang pagpapala at ito rin ay pinagpapala natin sa iba sapagkat ipinapangaral natin ang kanyang salita at ang sino mang tumanggap at sumampalataya sa ating mensahe, gaya nga sinabi ng Panginoon sa John 15, na kung ang guro o kung ang kanilang guro ay inaalipusta at sila siya man ay pinapaniwalaan, gayon din kayo aalipustahin o di kaya kayo naman ay paniniwalaan sa inyong mga pangangaral. Kaya lahat ng naniniwala, sila man ay tatanggap ng pagpapala. Ng ano?
noong kopa ng pagdurusa ni Kristo at muling pagkabuhay ni Kristo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Bunga po ng ating panampalataya ang katubusang gawa ni Kristo at ito'y pagpapala. Basahin natin 1 Corinthians 11:23, ang sabi ni Pablo, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, nang Panginoong Hesus nang gabing siya ay ipagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya ay makapagpasalamat ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Sa ganito, gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito'y siyang bagong tipan ng aking dugo, gawin ninyo ito upang kayo'y iinom nito sa pag-aalala sa akin. Sapagat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinapayag ninyo ang kamatay ng Panginoong hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa kopa ng Panginoon sa parang hindi nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Siya sa atin ninyo ang inyong sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagat ang sino mang kumakain at umiinom na hindi kinikilala ang katawan ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. So nakita nyo, tanging mananampalataya, tanging sumasampalataya lamang ang makakatanggap ng pagpapala ng kopa at ng bautismo. Kaya nga siya sa atin ng bawat isa, sino man sa bawat isa sa atin na makikiisa dito sa banal na hapunang ito, siya sa atin yung siya ba ay totoong mananampalataya sapagat kung gagawin niya lamang ito, ito'y isang na hindi siya ligtas, eh ito'y isang pag-insulto sa ginawa ni Kristo sapagat pwede palang gawa ng tao ang tumanggap ng pagdurusa na hindi naliligtas. Kailangan siyang sumampalataya, kaya suriin niya ang kanyang sarili. So, ang kopa na ating pinagpapala ay isang pagpapala sa bawat nakikibahagi nito sapagat sila ay mga naligtas din. Pagpapala. At hindi lamang yan, pati ang bautismo ng pagpapala. Matthew 28:19, ganito ang sabi. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Bago pa lamang bautismuhan ang isang tao, na patunay na siya isang mananampalataya, kailangan mo na siyang gawing isang alagad. Totoong Kristiyano. Hindi dahil may nag-alok lang sa iyong magpabautismo, eh Kristiyano ka na. Hindi, kailangan mo na maging Kristiyano ka. Totoo ang iyong tinanggap na aral ng kaligtasan na iyong sinampalatayanan at bagot ka magpabautismo. At ang totoong panampalataya, mayroon po yung bunga. Bunga ng pagbabago ng buhay. So ito'y pinag-uutos ng Panginoon sa lahat ng mananampalataya. Mark 16 verse 15 hanggang 16. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo, sabi ni Jesus, sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ipangaral. Ang sumasampalataya, yun nga. Sino mang sumampalataya, natural, magpapabautismo sapagkat siya'y mananampalataya. Kaya sabi, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Yung pong pagpabautismo rito, ito po'y tanda ng kanyang pagsunod dahil siya'y sumampalataya. Pagsunod kay Kristo na dapat mag-under siya ng baptism of Christ in the name of Christ. Ngunit ang hindi sumampalataya, hindi dapat bautismuhan sapagkat siya ay parurusahan. Kaya nga, ang sino mang mabautismuhan sa kamatayan ni Kristo, siya po ay isang totoong mananampalataya. Acts chapter 2 verse 38, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo, yun po yung una, magsisi kayo. At pagkatapos, magpabautismo. Kailangan mo na magsisi ng kasalanan bilang pananampalataya kay Jesus na iyong tagapagligtas, natural, dahil sa ika'y sumampalataya at nagsisi, magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad. Yun po yung katunayan. Na kapag ika'y nagpabautismo dahil ika'y sumampalataya at nagsisi ng iyong kasalanan, mapapatawad ka ng iyong kasalanan. At ang tanda ng pagpapatawad ay magpasakop ka sa pailalim ka sa bautismo. At siya tatanggapin ninyo ang kaloob na Espiritu Santo. Tanda natin,
hindi mo matatanggap ang Espiritu Santo kung bautismo lang, naniniwala sa bautismo. Dapat may pananampalataya kay Jesus, at dahil sumampalataya ka, magsisisi ka sa iyong kasalanan, at dahil sa kayo sumampalataya sisi, ang bunga nito ay magpabautismo ka nang sa ganun, tama ang tinanggap mong Espiritu at kapatawanan ng kasalanan. Ang sabi sa 39, sapagat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, bawat isa na tinatawag ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. So sa bautismo po, mga kapatid, alam natin, inililibing tayo sa tubig, paglalarawan sa kamatayan ni Kristo na siya inilibing din sa lupa at muling nabuhay. Kaya ang sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 21, at ang bautismo na siyang kalarawan nito, kalarawan ng ano, yung bautismong tubig natin gagawin. Yung bautismo raw, na kalarawan ng bautismo sa tubig, ang nagligtas sa inyo ngayon. Hindi yung bautismo sa tubig ang nagligtas sa atin, kundi itong bautismo sa tubig, kalarawan lamang sa totoong bautismo. Yung bautismo na tayo po ay makasama, sumampalataya kay Kristo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, yung po yung totoong bautismo sa Espiritu. 1 Corinthians 12:13, na binautismo tayo ng Espiritu sa isang katawan, at gagawin natin ang bautismo, yung kalarawan ng bautismong nakapagliligtas, nang sa ganun, tayo po ay totoong Kristiyano. Yung bautismo sa tubig, ang sabi diyan, hindi sa pag-aalis ng karumihan, ng laman, kundi bilang paghiling sa Diyos ng isang malinis na budhi sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Yesu Kristo. Ito po ang pagbautismo natin sa tubig, habang tayo po ay binabautismuhan, humihiling tayo ng isang malinis na buhay, ito yung tanda. At ang muling pagkabuhay ni Kristo, yun ang katunayan na tayo po ay isang bagong inalang. Kaya pinag-uutos ito sa lahat ng naligtas na magpabautismo. Sapagat sa bautismo, ibinibihis natin si Kristo. Kaya isa sa mga marka ng totoong Kristiyano ay nagpapasakop sa bautismong ipinag-uutos ni Jesus na siyang ginagawa ng totoong Kristiyano. 1 Corinthians 12:13, sapagkat sa pamamagitan ng isang Espiritu ay binautismohan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Griego, mga alipin o mga malaya, at tayo'y lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Lahat daw tayo na binautismohan ng Espiritu, tayo po'y pinagkaisa sa isang katawan. At dun, ano yung isang katawan? The Universal Church. Ang totoong iglesia na hindi natin nakikita pero totoong mga ligtas. At ang mga naligtas na yon sa Universal Church, makikita natin na sila'y sumasamba sa komunidad, sa local church. Kaya nga, ang bautismong ito ay isang pagpapala para sa atin sa lahat ng nagpasakop sa pamagitan ng pananampalataya at pagsisisi. Itong tandaan natin. Ang bautismo po, kopa at bautismo, maaaring hindi natin dinanas yung mga pagdurusa, yung mga pagtitiis bilang Kristiyano. Si Kristo pong gumawa niya. At dahil sa ating pananampalataya sa Kanya, yung ginawang pagdurusa, kamatayan, muling pagkabuhay ni Kristo, tinanggap natin. Kaya naman, tanggapin natin ang kopa at bautismo bilang Kristiyano. Ito po yun. Ang banal na hapunan at ang bautismo ay dapat tayo po'y nagpapasailalim niya. Hindi ka pwedeng mag-take o makiisa sa banal na hapunan kung hindi ka nabautismohan. At hindi rin maaring ikaw na nabautismohan dahil ikaw ay naligtas na hindi makabilang sa banal na hapunan. So sa ating pagtatapos, ipinagpauna ni Jesus na si Santiago at Juan ay iinom ng kopa ng pagdurusa at babautismohan sila ng bautismo ng kamatayan ni Kristo. Pero hindi nangyari ang pagdurusang yon sa kanila hanggat hindi muna sila nakatanggap ng kopa ng katubusan at bautismo ng kamatayan ni Kristo. Sila po'y mga mananampalataya na. Kaya sila'y kabahagi na sa banal na hapunan. At ang kopa ang siyang simbolo ng kanyang dugo na kanilang
katubusan. So upang ihanda ang ating mga sarili sa anumang kopa o bautismo ng pagdurusa na ating maranasan para kay Kristo, check natin na tayo'y nagpasakop sa bautismo ng pagpapala sa pamagitan ng pagpanampalataya at pagsisisi. Checkin natin na tayo uminom sa kopa ng pagpapala bawat unang linggo ng buwan. Ginagawa natin ito, ang Lord's Supper, hanggang sa magawa natin sa pagdating ng Panginoon. Sana na nakita natin ang kahalagahan po ng kopa at ng bautismo. Ang katubusan at ang kamatayan, muling pagkabuhay ni Kristo, ay nasa atin. Hindi man tayo nagdurusa tulad ng pagdurusa ni Jesus sa krus, ngunit tanggap natin ito once na tayo sumumpalataya sa Kanya, at bilang Kristiyano, tanggapin natin ang kopa, simbolo ng Kanyang dugo, at ang tinapay, simbolo ng Kanyang katawan. Ginagawa natin ito nung tayo po ay magpasapi sa iglesia sa pamamagitan ng bautismo sa tubig. Tayo po'y manalangin. Salamat Panginoon sa kalagaan po ng kopa at bautismo. Hindi maaring ang isang mananampalataya na totoong naligtas ay hindi magpabautismo. Ang bautismo na base o batay sa pananampalatayang totoong natanggap naming aral na si Kristo lamang ang tagapagligtas at wala pong anumang dagdag na amin pong ginagawa. At dahil dyan kami magpapasailalim sa kamatayan ni Kristo sa pamagitan ng bautismo, at kami po'y makikiisa sa banal hapunan bilang simbolo ng kopa ng Kanyang dugo na nagtubo sa amin. Kaya salamat po Panginoon ng isang Kristiyano ay dapat may totoong bautismo at mayroong pakikiisa sa banal na puna. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.